Ay, hello. Ito ngayon yung buhay namin dito sa Kuwait. Wala kaming ilaw. Sobra isang buwan nang wala kaming ilaw. Ang init-init. Mamaya pa daw mga alas 7 yung ilaw namin. Kasi generator yung ginagamit naming ilaw. So mamaya pa daw pa anda rin ng 7:30 ng gabi yung aming ilaw. So kahit sa ibang bansa, wala rin kuryente. Parang Pilipinas lang din kami, laging walang kuryente. Laging natutulog nang walang kuryente. Yan, dilim-dilim ng kwarto ko. Nagluluto kami, wala kaming ilaw. Palabas ako ng aking kwarto. Ayan, magluluto kami ng aming pagkain. Ito yung routine ng buhay namin dito sa Kuwait. Walang ilaw, walang kuryente. Hindi lang dyan sa Pilipinas yung walang kuryente, pati dito rin sa ibang bansa, pati dito sa Kuwait. Mas masarap dito sa may hagdan uupo eh, kasi malamig siya kahit walang kuryente. So binuksan lang namin yung pinto para malamig. Yan yung mga nagsisilakihang building. Dito lang naman sa amin yung walang ilaw eh. So maya maya darating na yung aming ilaw. So ako ilalabas dito sa labas. Ito yung view namin dyan. Pati doon sa kabila. Yan yung malaking masjid sa tabi ng bahay namin. Pero dito lang naman sa amin yung walang ilaw eh. Sa ibang bahay, mayroong ilaw. Mag-aantay pa kami hanggang mamaya alas 7 ng gabi. Alas 7:30 ng gabi. Ang init-init, walang pahinga. Ito yung buhay namin dito sa ibang bansa. Hindi rin madali. Mahirap din. So, ayan. Ayan ang aking lulutuin ngayon. Maglaga muna ako ng white beans para gagataan ko. May tatanong mo ba sa iyong sarili, bahay pa ba ito? Ito yung bahay ng babae, ang daming kalat. Sino bang nakatira dito? Ito yung kwarto ko. Kasi nga, isang buwan na kaming walang ilaw. Kung may ilaw man, taglimang oras. So, wala na akong ganang mag-ayos. Kasi pagdating galing trabaho, walang ilaw. So, lalabas na lang kami maglakad-lakad, maghanap ng bahay. Kung saan kami pwedeng makakuha ng lilipatan namin. Pero ang hirap maglipat, ang dami. Gamit. Ang bigat. Oh. Ano, masasabi nyo, bahay pa ba yan ng isang babae? O, sinong nakatira dito sa bahay na ito? Hay na lang ang bahay ko. Ang daming kalat. Kailan kaya ako makapaglinis nito? Hindi ko alam kung kailan ako makapaglinis. Kasi matutulog na ako. Kasi ngayon lang kami nagkaroon ng ilaw. So, kakain ko lang. Kaya gusto ko nang magpahinga kasi simula. Pagdating namin ng alas 4, wala pang ilaw hanggang alas 9 ng gabi. So, ang init-init. Dito pa naman sa Kuwait, sobrang init. So, nasa 45 ganon yung init. O di aapot ng 50 o mahigit pa. So, kaya ayan yung bahay ko. Hindi ko alam kung bahay pa ba ito. So, inshallah, bukas pagdating ko pag may ilaw na, maglilinis na ako. Lilinisan ko na lahat. So yan lang, nagpapatibay ng loob, nagtatanggal ng problema, bulaklak. Ayan. So bye bye na mga guys, at ako'y magpapahinga na.